Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nung nakaraan ay natapos tayo in hadith number 98 na kung saan ang gusul ay sinasagawa kapag tayo ay janaba or junub. At ganun din sa dalawa na kung saan na topic na natin to, ang hijama at yung paghugas sa patay, ay mahihina ang hadith dito kung saan ay inobligadong magsagawa ng gusul ang isang naghugas ng patay o nagpahijama or cupping. Actually, hindi ito obligado ang pagsagawa ng gusul. At napatunayan na natin yan in the previous lesson. No need to repeat. At gaya na sabi natin, yung gusul sa Jumaa prayer. Okay? Yung gusul sa Jumaa, in-stop natin yon, tumigil tayo dito because may dalawang hadith na susunod at doon natin ipaliliwanag kung obligatory ba ang gusul sa Jumaa prayer. So dakuhan muna natin ang unang hadith bago tayo dumako sa dalawang hadith ng Jumaa prayer. Hadith number 99. Wa an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu fi kisati Tumama ibni Atal indama aslama wa amruhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yagtasila warawahu Abdul Razzaq wa asluhu mutafakun alaih. Isinalaysay ni Abu Hurairah radiyallahu an patungkol kay sa istorya ni Tumama bin Uthal nang yumakap siya sa Islam, pinagutusan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng gusul. Nag-embrace, pinagutusan siyang magsagawa ng gusul. At ito'y sinalaysay ni Abdul Razzaq. Si Tumama bin Uthal, actually ito ay pinuno ng Banu Hanifa, and the other said, Banu Hanafi. Meaning, ito ay sa lugar ni Musaylama al-Kaddab from Al-Yamama, isa rin itong pinuno. Itong si Tumama bin Uthal. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon nagpadala siya ng 8 liham para anyayahan sila na yakapin ang pananampalatayang Islam. At kabilang na dito sa pinadalan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Tumama bin Uthal, nang matanggap ni Tumama ang kanyang liham mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na inaanyayahan siyang yumakap sa Islam, nagalit ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning nagalit siya sa mga Muslim at nagkaroon siyang interes na patayin niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang siya ay misang araw lumabas sa kanilang bayan, natagpuan niya ang mga ilang Muslim na kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning kasamahan. Wala dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinagpapatay niya ito. Meaning mga Muslim pinagpapatay niya ito. So nakarating ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang hatol kay Tumama ay kamatayan bilang ganti sa ating mga kapatid sa pananampalataya na kanyang pinatay. So hindi nagtagal, nagkaroon ng interes itong si Tumama bin Uthal na mag-umrah. At dahil ang lugar niya ay from Banu Hanifa, Al-Yamama, kailangan niyang dumaan ng Al-Madina. Hindi siya maaaring hindi dumaan doon. Kaya lang siya ay mag-umra at napadaan na sa tabi ng, o sabihin natin, sa gilid ng Madina o sa loob ng Madina. May nagpapatrol, alam natin sa Madina, hindi nawawala yung nagpapatrol ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng order ng jihad. Palagi siyang may nagpapatrol sa loob ng Madina at sa labas ng Madina. So nakita nila ang taong ito nakaduda-duda, ngunit hindi nila kilala na ito si Tumama. Ang tanging Prophet sallallahu alaihi wasallam ang nakakakilala kay Tumama. So kinuha nila ito dahil kaduda-duda siya.
at tinali nila ito sa loob ng masjid doon sa Madina sa isang haligi. Hanggang finally, hintay nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung ano ang magiging pasya dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay pumasok, nakita niya ang tao na nakatali. At lumapit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba, sabi niya, kung sino ang taong ito? Hindi, sabi nila. Ito si Tumama al-Hanifi or Halifa, yung pumatay sa inyong mga kasamahan. Nakagawa kayo ng mabuting gawa, sabi niya sa mga kasamahan niya. So gayunpaman, hindi inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na patayin ang taong ito. Pinabayaan niya ito na nakatali at sinabi niya, pakainin niyo ang taong niya ang higit na masarap sa inyong pagkain. Ganyan lang Islam eh. Kapag may bihag ka, yung bihag, masarap ang pagkain sa mga Muslim eh. Ganyan lang tinatrato ang mga bihag. Ha? Okay. So nang ito ay makakain, pinainom ng gatas, makakain habang nakatali. Pinainom ito ng gatas, binibigyan ng pagkain. Ayon sa ibang report, kinakalag muna, kakain tapos tatali ulit. Dahil hindi naman makakaporma ito, nag-iisa lang. Para makakain siyang mabuti, kinakalag din, tatali ulit. Pag tinali na ulit, lalapit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa palagay mo, sabi niya, anong gagawin ko sa iyo? Sabi niya. Dahil alam ni Tumama na pinatay niya ang mga Muslim at alam niya ang hatol sa kanya ay kamatayan. Ano sa palagay mo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya? Sabi niya, kung ikaw ay lumapit sa akin upang magtanong, upang magiganti sa akin ng kamatayan dahil napatay ko ang iyong mga kasamahan, sabi niya, inihiling kong patawarin mo ako. Makikita mo, magiging mapagpasalamat ako sa iyo, sabi niya. O kaya naman, kung gusto mo ng ransom, sabi niya, walang problema, magbabayad ako. So iniwanan siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muli, ganun na naman, pinakain, kanabukasan na naman ito si Tumama, at muling tinanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, same reply. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tanong muna siya bagong reply, kapalagay mo, anong gagawin ko sa iyo? Sabi ng Tumama, same reply. Kung ano sinabi ko kahapon sa iyo, kung mayroon kang planong patayin ako dahil bilang pagiganti sa mga napatay ko sa inyo, sabi niya, ako'y hihingi ng tawad sa iyo at makikita mo ako'y magiging mapagpasalamat kapag pinatawad mo ako. At sabi niya, kung ransom ang kailangan mo, magbabayad ako. Next day, ganun pa rin. In the next day, in fourth day, hindi na inaasahan na Tumama ni palalayain siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lumapit siya abang si Tumama ay nakatingin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa palagay mo, anong gagawin ko? Ganun din sabi niya. Sabi niya, pakawalan niyo ito, kalaga niya. So nung taka si Tumama, bakit niya pinakawalan ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nakita niya, napansin niya, ganun siyang makitungo sa mga nabibilanggo. Ha? Napakakatarungan niyang tao, nahulog ang loob tuloy ni Tumama sa taong ito. Dahil kung hindi siya propeta, tiyak na papatayin niya ang taong ito. Dahil siya ay propeta, nag-aanyaya lang sa matuwid na landas, binigyan niyang pagkakataong makalaya ang taong ito. At there's a possibility, malay natin na may revelasyon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na nakikita niya ang gusto niyang yumakap ni Tumama, kaya hindi niya pinapatay at pinalaya na ito. Alam naman natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niyang nakalingit at maaari niyang pasabi ito kay Jibril alaihi wasallam, napakawalan niya ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril, punta mo Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo, pakawalan niya yun. Ay sabihin lang ni Jibril, pakawalan, hindi niya alam ang reason, hindi na magtatanong yan. Utos yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa possibility ganyan. So pinakawalan niya ito, sabi daw sa hadith, nang si Tumama ay pinakawalan na, pumunta siya sa isang sulok at nagbalik kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at mag-embrace. So sabi daw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sige, maligo ka muna at bumalik ka sa akin. So nagsagawa ng gusul, panliligo, si Tumama at siya ay nagsyahada. Sa ibang report, hindi ganun. Pinabayaan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na umalis, dala ang kanyang kabayo. Okay? So pagdating niya sa isang lugar, as far as I know, this Al-Baqi, may isang ilog doon, pinainom niya ang kanyang kabayo at siya mismo ang naligo. Hindi siya inutusan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naligo siya sa ilog doon sa Al-Baqi at ang kanyang kabayo pinainom, binilik sa kanyang kabayo niya, sasakyan niya, gamit niya sa umrah. At ang ginawa nito ay nagbalik siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. There's a possibility na reveal na ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, alang niyang mangyayari ito, kaya pinakawalan. Bumalik siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, ako ay naniniwala na ikaw ay sugo ng Allah. At ako ay naniniwala na ang Allah sapat sambahin at ako ay yayakap sa iyong relihiyon.
Can you imagine, ha? Ginaito na lang samantala na hindi man pumunta sa umrah. Ang plano lang, umrah, pero hindi niya alam o inaasahan, bubuksan pala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dibdib. Siya ay mag-e-embrace sa Islam. At ito ay naging debutanteng Muslim. Itong si Tumama, actually, nakipaglaban pa ito sa mga kanyang kalugar doon sa Al-Yamama. Naging kalaban niya pa ang mga ito. Itong mismong lugar niya, okay? Naging deputante siya. So nag-embrace siya ng Islam, lumilitaw sa adit, na pinaligo daw siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bago nagsyahada. In the report, hindi siya inutusan, siya mismong naligo at bumalik kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sa adit na binasa natin, inutusan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na maligo at pagkatapos niya magbat, magbalik kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at magsyahada. Ang tanong ngayon, anila, itong sa hadith na ito ay obligado sa bawat Muslim na yumayakap sa Islam ang magsagawa ng gusul o paliligo. Every Muslim, bawat tao na mag-Muslim o mag-embrace sa Islam, anila, gusul is obligatory. Dapat siyang mag-gusul, utusan siyang mag-gusul. Kung hindi siya marunong, turuan siyang mag-gusul, then make shahada. Make shahada. Okay? Ang sabi naman ng iba, bago pagkatapos ng shahada, doon nyo siya pag-utusan mag-gusul. Sabi naman ng iba. But sabi ng iba, before shahada, magsagawa ito ng gusul. Okay? So ano man sa dalawang ito, lumilitaw na ang gusul ay obligado kapag nag-embrace ang tao. Either na bago magsalita ang shahada o after the shahada, obligatory sa kanya ang gusul. And also this is the opinion of Ambali Madhab. The majority scholar, the opinion, ay weak ang hadith na report na inutusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itong hadith na ito na ginamit natin, na sinasabi kay Abdul Razak, this hadith is weak, na pinagutusan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng gusul. Rather, in the true hadith, itong sa hadith na ito, si Tumama bin Uthal ang mismong nagsagawa ng gusul. Umalis na siya sa Madina, nakalating siya sa Baki, may ilog, pinainom niya kabayo niya, naggusul siya, naligo siya, then bumalik siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya mismo ang gumawa niyan, hindi inutusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why ang hadith na ito ay weak anila. Hindi ito ang correct na hadith. Okay, hindi ito ang correct na hadith dahil wala sa kasaysayan ng panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na nag-utos siyang maggusul sa bawat mag-embrace. Walang hadith na ganyan. Kahit isa. Wala, pero may makikita kayong mga hadith na inuutusan sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But ang lahat ng hadith na yan ay weak sapagkat walang ipinag-utos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga nag-e-embrace na mag-gusul. Like for example, Ikais. Meron din hadith na kay Ikais na bago siya nagsyahada, ay pinag-usul muna siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So malinaw sabi nila, ito'y another supporta ng hadith na nag-gusul siya. And then make shahada. Sabi naman ng iba, after gusul, after shahada, may gusul, na inutusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. This hadith is also weak. Hindi rin ito inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Qais bin Asim, ha, na siya ay magsagawa ng gusul. Never niyang inutos yan. Walang kasaysayan na nag-uutos ng gusul ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga nag-e-embrace. That's why anila, ang lahat ng hadith na nag-uutos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na maggusul sa lahat ng nag-e-embrace, either before shahada, after shahada, lahat ng mga ito ay mga daif o mga weak na hadith. Isa pa, anila, sa mga hadith na sinabi natin ay mga weak, walang otentibo. Remember, walang otentibo. Majority ito. Okay? Sa sino mang yumayakap sa Islam na pinag-utusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at ito ay salungat. Salungat. Sa katuruan, sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning yung obligado sa lungat. Pero kung maggusul ka, walang nakikialam sa'yo, walang nagbabawal sa'yo. Okay? Meaning that is a approving, that is a sunna. Pero yung mag-utos kang obligado kang maggusul because nag-embrace ka sa Islam, hindi yan sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rather, ito ay recommenda. Hindi obligatory, recommenda. Kung gusto mong maggusul, may reward ka. Kung ayaw mong maggusul, wala kang kasalanan, walang problema. But this is not obligatory. Hindi sunna na obligatory ito. Rather, sunna ito na recommenda lamang. But not obligatory, I repeat. Okay? Okay. The other scholar, they said,
Kung siya ay junub, ayan ha, kung siya ay junub na nag-embrace, yes, gusul is obligatory sa kanya. Kung siya ay junub, pero kung hindi siya junub, ang gusul ay hindi obligado sa kanya kapag yumakap ng Islam. Ngunit kung siya ay junub, halimbawa, nasabi niya, nag-embrace siya at siya sabi niya siya sumiping sa kanyang asawa, anong batas? Sabihin mo, obligado sa kanya ang maggusul. But gayon pa man, ayon kay Pausan, rahimahullah, sabi niya, either junub or hindi junub, hindi obligado ang gusul sa mga yumayakap sa Islam. Kahit na siya junub, hindi obligado sa kanya ang maggusul, kundi recommenda rin. Sapagkat, aniya, ang mga taong yumayakap sa Islam ay wala ng kasalanan. Pinapatawad na ito at pardonable na sa lahat ng mali ng kanyang ginawa. Kaya sabi niya, pati ang gusul doon sa junub ay hindi na obligado dahil lahat ng nakalipas ay nakalipas at napatawad na ang lahat ng bagay na ito. Kaya junub man o hindi junub, walang gusul sa kanila, hindi obligado, kundi ito ay recommenda lamang. Sabi niya, pass is pass. Pagdating sa reliyon ng Islam, ang nakaraan ay nakaraan. Kapag siya'y tunay, totoo na nag-embrace sa Islam. One proof na ito ay hindi sunna ang yumakap sa Islam, na siya ay maggusul ng obligado, and contrary to the sunna of Prophet sallallahu alaihi wasallam, kontra ito, na pinag-uutos niya daw ang gusul sa mga yumayakap, hindi niya ito pinag-utos, hindi ito sunna na nag-uutos siyang obligado, kundi rekomenda. One of the proof at kilalang-kilalang kasaysayan ito, na si Usayrin, okay, we know Usayrin ito ang taong walang sala na nagtagumpay. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, mismo siya, pinatunayan niya, sabi niya, napakakunting gawa, napakadakilang gantimpala. Bakit ba? Sapagkat si Usayrin, alam natin, nung Battle of Uhud, as far as I know, Battle of Uhud, after Fajr, pumunta siya doon sa Battle of Uhud para mag-embrace sa Islam. Lawak bal kasagana, kasalukuyang sagsagan sa digmaan, ha? Pumunta doon ang taong ito. So nung mapunta siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mapapalapit sa kanya. Sabi niya, "Ya Usayrin, ano ang dahilan kung bakit ka naparito?" Sabi niya, "I testify that you are the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and I testify at sumasaksi ako na walang dapat sambahin maliban kay Allah." Meaning ikaw ay Muslim na, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. "Yes, ako'y Muslim na Rasulullah, o sugo ng Allah. Ako'y sumasaksi na walang dapat sambahin maliban ng Allah." At ikaw ay sugo ng Allah. In this situation, talagang Muslim na siya, nagsyahada na siya, at tapat nga naman siya. Sabi niya, Rasulullah, wala pang sala to, walang duhur pa, wala nang Fajr, after Fajr na yon. Sabi niya, Rasulullah, kung halimbawa bang makipaglaban ako dyan at mamatay ako, ano na ang magiging gantimpala ko sa alasmantala? Sabi niya, paraiso. So sabi niya, kung ganun, ano pang hinihintay natin, bakit pa natin pinatatagal ang buhay natin dito? So lumaban siya, lumusob siya, until mamatay siya. So ito ang taong walang sala na nagtagumpay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero dito, ang tanong, kilala ang hadith na ito, inutusan niya bang maggusol ito? This is a authentic hadith. Inutusan niya bang maggusol? Mayroon silang tubig noon, kung tubig lang. In Baitul Uhud, may mga Muslim na babaeng may mga dalang tubig na pinapainom nila sa mga Muslim. At ang mga sugatan ay kanilang inaalagahan, kabilang na dito si Umm Ayman, ang alipin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Isa rito sa Battle of Uhud na nagpapainom at nangangalaga sa may sugat. May tubig doon. May mga tubig sila. No problem ang gusul. Konti lang naman kailangan sa gusul eh. Pero hindi sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na after na mag-embrace siya, magsagawa kang gusul. Wala siyang sinasabing ganyan. So that's why walang hadith na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na otentibong nag-uutos siya ng gusul sa mga yumayakap sa pananampalatayang Islam. At ito pa ang pinakamalakas. Napakaraming Muslim ang nag-embrace. Ha? Can you imagine, napakaraming Muslim nag-embrace sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabay-sabay, kumisan libo-libo. Walang report na pinag-utusan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsagawa sila ng gusul. That's why hindi sunna ang ipag-utos sa nag-embrace na hindi Muslim at nag-Muslim. Hindi sunna na sabihin mong gusul is obligatory. Ang sunna ay rekomenda. Kung gusto mo maggusul, alhamdulillah. Kung ayaw mo maggusul, alhamdulillah. Pero sabihin mong obligatory kang maggusul, that is not sunnah at hindi yan tinatagubilin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why sino man mag-embrace sa Islam, siya either junub
Either hindi diyan junub, ay wala, hindi obligatory ang gusul sa kanya. Ngunit kung gusto niya magusul, there is no problem. That is recommenda, magkakaroon siya ng reward. Hadith 110 and 100, 100 and 101, di pwede mag-iwalay, magkasama ito. Wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qal, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala guslu yaumil jumu'ah wajib ala kulli muhtalim. Ala kulli muhtalim. Ala kulli muhtalim. Disakrajaw sabaa. In 101, wan Samurat ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha ni'mat, fabiha ni'mat, wa man iktasala fal guslu afdal. Rawahu al-Khamsatu wa Hasanatu Tirmidhi. Sa isang hadith, there's a look, there's a contradiction in two hadith. Ha? Na number 100 hadith, sinabi ni Sayyid al-Khudri na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang gusul sa Friday Jumaa, Jumaa prayer, ito ay wajib, obligatory ang gusul sa araw ng Jumaa Friday. Jumaa prayer. Dati sa hadith number 100, gusul is obligatory. Wajib ala kulla muhtalim. Mini muhtalim, yung adult, nasa itamang edad na. Wajib sa kanila yan. Okay, sa Jumaa prayer. In hadith number 1, sinabi ni Samura radiyallahu an, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung kayo'y magsagawa ng wudu in Jumaa prayer, ito ay mabuti. Good. But kung kayo ay maggusol, higit na mainam. So dito sa hadith, pwede lang magwudu. Gusol is not obligatory. And this is a hasan according to the Tirmidhi. This is a good hadith. And also, yung isang hadith ay good din ang hadith. But there's a contradiction kung titignan nyo. Look like a contradiction. But paano ito ipaliliwanag? Yung isa, wajib ang gusol. Yung isa, wudu, okay lang. But mas mainam kung magkusul. Meaning, pwede lang magwudu. Okay, now ipaliwanag natin ito. In hadith ng 101, sabi nila, gusul is obligatory. Okay? Sa mga bawat nakakarating na sa tamang edad. Obligatory na siya. The age of poverty. Okay? Ito man ay babae o lalaki. Okay. But ito ay apply lamang sa mga obligatory, ha? Hindi pa sa mga hindi obligatory ang hadith. Obligado daw ang gusul sa Jumaa prayer in hadith 101. In 101, gusul is not obligatory. They said in hadith na 100, obligatory gusul in the beginning, bago pa ang mga batas. Bago pa. You know, the batas in Islam, the rulings, Madina pa lang bumagsak, walang batas sa Maka. Kaya lakat ng sura sa Maka, makikita nyo, walang rulings. Ang rulings lang Madina, kaya bago pa lang. Meaning, kahit na kalaating panahon na sa 23 years ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin natin 13 years na siyang propeta, but the ruling is still fresh. Bago pa lang ang rulings na ito sa Madina. Nung itagubilin na talaga sa kanila ang Jumaa prayer, we know, ang unang gumawa ng Jumaa prayer, Musabi, Umair, doon sa Madina. Walang Jumaa prayer sa Makkah, remember? Sa Madina pa lang ang Jumaa prayer. Okay, that's why sariwang-sariwang hadith na ito, dahil doon pa lang sa Madina nabitawan ang unang hadith. Gusul is wajib. Anila, in the beginning of rulings, from the time of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusul is obligatory in Jumaa prayer nung una na ibinigay na ang tungkuling itong pagjo-Jumaa prayer. Bakit? Kasi noon, hindi madalas maligo ang mga Muslim. Madalang ang tubig, mahirap ang tubig. So mean in this situation, isinanay sila ng alas bantala by means ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maligo sila kahit isang araw lang sa isang linggo. At ito ay inobligado in Friday dahil magsasama-sama ang mga Muslim, dapat walang mabaho para hindi ma-distract ang bawat isa. That's why inobligado daw ang gusul noong una na
ipinag-utos ang Juma'a prayer kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para masanay itong mga Muslim na naliligo sila in Juma'a prayer para malilinis at mababango, walang ma-distract sa kanila sa loob ng masjid. This is a wajib anila dahil sa kadahilanan ito na sila ay mabaho. Of course, itong araw, anim na araw ka di maligo, pampito kailangan maligo ka, preska, gusul is wajib. Para makasanayan din nila ito ng bawat Friday, hanapin mong maggusul ka. Okay? At alam natin, ang mabango, malinis, kalugod-lugod dito kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kahit na mahirap ang tubig noon, because ginawang obligado daw ito sa kanila, nagpiprepare silang tubig sa gabi ng disperas ng Friday. Like for example, Webes ng gabi, may tubig ni sila para gamitin panggusol. Nagpiprepare sila. Kung hindi niya ito pag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, baka hindi sila magprepare ng tubig at hindi rin sila magugusol. Patuloy na hindi naliligo. Makakadistract sila sa mga kapatid sa pananampalatay. That's why every Friday nakasanayan na nila ngayon nagugusol dahil obligatory daw. Webes pa lang may mga tubig ng iba, nagpiprepare na para kinabukasan, sila ay maggusol. Okay? Alhamdulillah. So remember, ang gusul dito, hindi sa junub. Kapag kayo nagjujumaa, huwag kayong mag-intention ng gusul dahil Friday. Mali yun. Mali yun. At hindi rin ito gusul na ikaw ay junub. Ba't na gusul is same? From junub, kung paano gusul sa junub, same lang yan. Okay? Same lang yan. Ngunit ang kaibahan, kung wala ka namang semilya sa iyong private parts, kahit hindi mo naman ugasan, pero kapag nakipag-contact ka, junub, obligado mo munang ugasan dahil yan ang utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwedeng mag-gusul ka agad. But in Friday, dahil hindi ka naman sumiping, hindi ka naman junub, yun ang kaibahan. Pwede ka nang magsawagawa ang timan ng gusul. Ba't na gusul? Same. Paano lang sasagawa ang gusul sa junub at hindi junub, except yung pag-ugas ng private part. Okay. But huwag kayong mag-intensyon na kapag kayo mag-gusul because this is a Friday, this is a wrong. Hindi tatanggapin ang inyong gusul na yan para kayo ay magsala ng Juma'a prayer according to the majority scholar. But sabi ng iba, kapag nagusul ka, anong gawin mo mang sala, either obligatory or Juma'a prayer, okay yon, kahit wala kang intention. But the most correct, nakabase ang ating ginagawa according to our intention. So that's why ang intention ng isang nagugusul sa Friday, ito ay para sa Juma'a prayer. Kung hindi niya maabutan ang Juma'a prayer, mayroon din siyang intention na gawin niya ang obligatory prayer for dur kung hindi niya maabutan ang Juma'a prayer. That is the intention. Gusul for Juma'a prayer. Hindi dahil Biyernes. Gusul para sa sala ng Biyernes doon sa kongregasyon. That is the niya. Okay? Alhamdulillah, innamal amalu bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang mga gawa ay nakabase sa niyat at magkakaroon tayo ng reward according to niyat. At of course, depende sa iniyat kung ano ang ginagawa mo at doon nakasalalay ang gagawin natin. Okay. Sa ganitong gawain, ang mga taong ito'y nasanay na every Biyernes, nagugusol na sila. Sanay na sila. Okay? Alhamdulillah. Nagsanay na sila, hinahanap na nila ang gusol, nakasanayan na, dinrap sa isang adit ang wajib na recommenda na lamang. Meaning, kung magwudo sila, okay na ngayon. Sapat na yon. Pero kung maggusol sila, sabi sa Hadith 101, mas mainam kung magugusol. In this situation, na-abrogated na daw yung unang hadith na wajib at bumaba sa recommended na lamang ang gusol. Meaning, in Juma'a prayer, pwede ka na lang magwudo kahit hindi ka maggusol. Okay? That is the opinion of the other scholar sa dalawang hadith na ito. Kaya kapag magjuma kayo, pwede na kayong magwudo lang. But mainam kung magsagawa ng gusul. But tinugon ito ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, walang abrogado sa dalawang hadith. At ipinaliwanag niya ang unang hadith, 100, yung wajib. Sabi niya sa unang hadith, kung bakit inobligado ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang gusul kung ikaw ay mabaho o marmi. At alam natin aniya, ang mga Muslim noon, hindi sila almost naliligo sa loob ng sanglinggo dahil mahirap ang tubig, kaya ipinag-utos niya dahil sila'y marumi, maaaring mabaho, magsagawa silang gusul at obligatory sa inyo, meaning dahil marumi kayo. Kaya sabi ni Ibn Taymiyyah rahimullah, kapag ang Muslim sa araw ng Biyernes ay marumi siya o mabaho, obligado sa iyo ang gusul. That is a obligatory at yan ang pamantayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam
sa mga tao nung kapag marumi sila, ang gusul ay ginawa niyang obligatory. Ngunit aniya, kung hindi ka naman mabaho, lalo na kung naliligo ka araw-araw, hindi obligado sa iyo ang gusul, okay na ang wudu sa iyo. At kung mag-gusul ka, higit na mainam, pero mag-wudu ka lang ay okay na sapagkat malinis ka naman at hindi ka nakapamiminsala ng iyong kapatid sa pananampalataya. So in this situation, sabi niya, hindi maaaring pawalang bisa o abrogated ang isang hadit hanggat nila ay nagkakasundo. Totoo yan. In our Sharia, kapag ang dalawang hadit ay may pagkakataong nagkasundo sa malinaw na kaparaanan, katanggap-tanggap na kaparaanan, walang pwedeng abrogated. That is our Sharia. That why sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, walang abrogated sa hadit at napagkasundo. Kapag mabaho ka, marumi ka, ang gusul ay obligatory sa iyo. Ngunit kung ikaw ay hindi naman marumi at malinis ka, ang gusul ay hindi obligatory. Wudu, okay na yun. Ngunit kung magusul ka, ay mainam. So now, alam natin kung kailan obligado ang gusul kapag marumi. Mabaho tayo, may putok ka, nangangamoy kang putok, mapawis ka, nagtrabaho ka, nagbiyak ka ng kahoy, o marumi ka ngayon, obligado ang gusul sa iyo. Okay, obligado. Ngunit kung malinis ka, wala ka namang ginawa, press ka, okay lang magwudu ka, but kung magusul ka, higit itong mainam. Bakit ba ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang isang Muslim ay pumunta ng marumi sa masjid? Yan ang tanong eh. Ang dahilan kasi kung bakit niya sila pinagugusol, can you imagine, 6 days nga naman di maliligo, tapos sila ay nagmamalman sa laab, sa labas at loob ng Madina, pinapawisan sila, alam natin, minsan napakainit ng panahon dyan, galaw sila ng galaw, sa loob ng 6 na araw, hindi maaaring hindi mabaho ka o marumi ka. That's why obligado sa'yo, obligado sa'yo, until na makasanayan nila. Ngunit, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, kung ikaw hindi marumi, sa isang hadit ka sumunod, hindi ka inoobligado ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi ka naman mabaho, hindi ka marumi, hindi obligado sa iyo ang gusul. Ang dahilan kasi kung bakit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ayaw niya ang mabaho sa masjid. Unang-una, ang mga katabi mo ay madidistract sila. Ang kusyo ay magiging malambot o mahina, mababa. Mapipikon sila abang nagsasala sila. Subukan niyo na lang tumabi sa may putok. Abang nakatabi kayo sa may putok, subhanallah. Pikon na pikon ka, asar na asar ka. Yung salamo, distract na distract ka, yung kusyo mo sirang-sira. Yun ang ayaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya may hadit, kung kayo ay may masangsang na amoy, dahil sa panahon kain sila ng kain ng bawang, yung hindi niluto. Remember, yung bawang kasi pag niluto mo yan, nawawala na yon. Pero mahilig sila noon sa bawang na sariwa, mabaho yan, sibuyas. Sabi niya, ang sino mang may masangsang na amoy, ayaan niyong sagawaan niyo sa bahay niyo ang sala niyo. Meaning, hindi niya pinapapunta sa masjid yan. Dati sa punishment sa kanila na obligado sa masjid lalaki, ngayon paparusaan ka na magsala sa bahay dahil ikaw ay nakakadistract sa mga Muslim. That's why, obligadong magusul ang mga may mga amoy o mababaho para sila ay maging presko at maging malinis, maganda ang kanilang amoy. At pangalawa noon, ang mga malaika, ayaw nila na pumapasok sa isang masjid na may mga masasangsang na amoy ang mga tao doon at malaking biyaya o baraka ang mawawala dito. Bakit? Dahil ang mga malaika kapag nagduwa sila sa mga tao na sa loob ng masjid, ay alam natin, hindi ito tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya malaking kawalan. Dahil walang mga angel na pumupunta dahil sa masangsang na amoy. Yan pa ang isang dahilan kung bakit ayon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na may mabaho sa loob ng masjid. So in this situation, kailangan nating magusul kung tayo ay marumi, lalo na may najis, mabaho, gusul is obligatory. Kung hindi naman, gusul is not obligatory, only recommended, okay na ang magudo, ngunit mainam kung tayo ay magsagawa ng gusul. Alhamdulillah. So, kailan naman natin dapat isagawa ang gusul? Yan ang tanong eh. Kailan ba maaring magsagawa ng simula ng gusul para sa Jumaa prayer? Okay, yung exact time niya. Kailan mainam? Mayroon din kailan mainam to. Una, kailan dapat isagawa? Anong oras? Kailan naman pinakamainam? According to the Maliki Madhab, ang pagsasagawa ng gusul ay after the Adhan. After the Dawn, meaning pagpasok ng Fajr prayer, pwede na kayong magsagawa ng gusul. Kung pupunta na kayo sa masjid, meron kasing ganyan, na after Fajr prayer, tatakbo na sila sa masjid. Allahu Akbar. Bakit naman ganun kaaga? Dahil alam nila yung unang darating sa masjid, malaki ang reward. At nasa unang linya ng isang imam. Napakalaki ng reward. Kaya makikita nyo, pupunta sila after Fajr, nandun na sila sa masjid,
at magdidikir, aalalahanin samantala, make dua, magbabasang Quran, until na lumabas yung imam, alhamdulillah, nandun na siya. Okay? So, anila, kung maggugusul ka before the dawn prayer, before the adan, yung gusul mo hindi correct, hindi mo nasunod ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But after the adan, maaari ka nang magsagawa ng gusul. That is the beginning of the gusul. After the adan, meaning, maggusul ka tapos magsala ka ng fajr prayer, kung gusto mo pumunta na ng masjid, alhamdulillah. Okay. That is the Maliki madhab. Also the Hanafis, ganun din. Kailangan ka magsagawa ng gusul after the adan. Kung ikaw ay magsasagawa ng gusul before the adan, hindi tanggap ang iyong gusul, hindi mo nasunod ang sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kailangan mong ulitin ang iyong gusul bago ka pumunta sa masjid. Okay? Also the Shafi. Batang kay Shafi, kapag ikaw ay naggusul na, hindi mo kailangan ulitin gusul mo. Kaya kailangan iayos mo ang gusul after the adan. But the most correct ngayon, ano naman ang pinakamainam na oras na magsagawa ng gusul? Ang pinakamainam na magsagawa ng gusul, kung pupunta kang Fajr, sabi natin, okay na yon, pinakamainam yon, dahil di ka lang papawisin, sa loob ka na lang masjid, okay na yon. But kung pupunta ka 11 o'clock, 11:30, ano ngayon ang mainam? Yung magsagawa ka after Fajr, o kaya 7, 8, 9 o'clock, mainam ba yon? O bago pumunta sa masjid, doon ka magsagawa ng gusul? According to the majority scholar, majority ito, 95%, mainam pumunta ng masjid at magsagawa ng gusul kapag sa oras na gusto mo nang pumunta ng masjid. Kung pupunta ka ng masjid 11:30, you make gusul 11 o'clock. Maligo, tapos nagawa ng gusul, then punta ka na sa masjid. That is best. Bakit best? Kung kailan ka pupunta, doon ka mag-gusul. 9 o'clock, pupunta ka masjid, okay, you make gusul. Bakit the best yun? Dahil unang-una, hindi ka nababao. Dahil kapag nag-gusul ka maaga at hindi ka naman pupunta ng masjid, there is a possibility maging marumi ka, maging mabaho ka, at itinatagubili ng Prophet sallallahu alaihi wasallam magsagawa kang gusul kapag marumi ka. According to Ibn Taymiyyah, rahimahullah. So meaning, babaho ka ulit. Kaya para hindi ka bumaho at hindi makapaminsala sa mga kapatid, magsagawa kang gusul kung plano mo nang pumunta masjid. Doon ka magsagawang gusul, press na press, ang sarili mo, mabango, hindi ka makakadistract, at sariwa ang iyong isip, ang iyong puso, hindi ka inaantok dahil bagong ligo ka. Iyan ang mainam na isagawa ang gusul kapag plano mo nang pumunta sa masjid, doon ka magsasagawa ng gusul, huwag maaga. Bagamat tanggap ang gusul na maaga, but there are possibility bumaho ka, sabi ng iba, according to Ibn Taymiyyah rahimahullah, da obligado ulit sa'yo ang maggusul dahil ikaw ay bumaho, gaya lang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why, huwag masyadong maaga, baka bumaho ka. But sabi naman ng iba, kung naggusul ka na, Imam Shafi, rahimahullah, o Shafi Madhab, hindi na kailangan sa'yo ang gusul. Kapag naggusul ka na, that is enough. Kailangan mo na lamang magwudu. But kung susundin natin, may katwiran si Ibn Taymiyyah rahimahullah, kapag nangamoy ka, bumaho ka, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inadit, kapag gaganon, dapat maggusul ka ulit. Dahil sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, sa hadith number 100, ang pag-uutos sa gusul ay obligado sa mga mababaho at may amoy. Kung nangamoy ka at bumaho ka ulit, sabi niya, tinatagubiling maggusul ka dahil sa hadith na 100 na ito. Kung mabango ko naman, naligusul ka na, mabango ka, hindi ka naman bumaho, sabi niya, okay na yon, magwudu ka na lang dahil mabango ka pa naman eh. Pero the best talaga, kapag intention mo nang pumunta sa masjid, magsagawa ka na ng gusul din, punta ka na sa masjid, mabango ka, press ka, hindi ka inaantok dahil ikaw ay bagong ligo, gising na gising ang iyong katawan kapag ikaw ay bagong ligo. At malayo kang makapaminsala ng mga kapatid at malayo kang maging mabaho. Alhamdulillah. So that is the most correct time kung kailan tayo pupunta sa masjid. At remember, huwag nating pag-utusan ang mga anak natin na mag-gusul ng Friday. Lalo sabi niyo, Friday ngayon, lalaki, mga bata o mga anak, mag-gusul na kayo Friday ngayon. Huwag na huwag niyong sabihin sa kanila sapagkat hindi yan utos sa Islam. Ang gusul ay ginagawa lamang unang-una sa mga babae at lalaki na obligatory. Okay? Obligado na sila magsala, magfasting. At ito ay ginagawa lang ng pupunta sa Jumaa prayer. Meaning, kung hindi siya pupunta ng Jumaa prayer, limbawa asawa mong babae, hindi siya pupunta, hindi kinakailangan magsagawa ng gusul yan. Hindi itinatagubilin sa kanya ang gusul dahil hindi naman siya magjujumaa prayer. Kung siya ay magjujumaa prayer, either babae, lalaki, yes. Kung siya ay nangangamoy, mabaho, sabi ni Taymiyyah, rahimahullah, gusul is wajib. Kung hindi naman, okay na ang wudu. But kung maggusul, it's okay. Ngunit kung hindi magjujumaa, wag na wag niyong ipag-utos at pahirapan ang inyong pamilya, especially mga bata, na magsagawang gusul dahil ito ay hindi tinatagubilin sa mga taong nananatili lang sa kanilang bahay. Ito'y tinatagubilin lamang sa mga
magsasagawa ng Jumaa prayer. Tandaan ninyo, sa Juma, mga nagsasagawa lang ito ng Jumaa prayer. Okay. Then sa benefits in Jumaa prayer, magbibigay ako ng karagdagan bago tayo matapos because hanggang dito sa susunod ko na ito papaksahin. May mga benefits sa Jumaa prayer, like for example, mayroong dua dito. There's a dua sa loob ng Jumaa na ito, in Friday. In Friday, may dua na hindi tatanggay ng alas mantalak. Ang sabi ng iba, ang exact time ng dua na ito, na kapag nahuli mo, hindi tatanggay ng alas mantalak, basta hindi masama, hindi against sa utos ng alas mantalak. Kahit na ano, basta maganda, ito'y tatanggapin ng alas mantalak. Sabi nila, kapag umupo ang imam, kaya kita yung may nagdudua pagkaupo ng imam sa persa kutba niya, tapos uupo siya, doon makikita yung pati imam nagdudua. May mga Muslim doon na nagdudua. David, sabi nila, may time doon na pag-upo ng imam, magdua ka, machempon mo yung time na yaon, kahit anong dua mo, hindi tatanggihan ng Subhanahu wa Ta'ala. The other said, sabi nila, pagsimula ng kutba, pagkasimula ng imam sa kutba, nandoon yung time ng dua na yon, magdua ka, hindi magtatas ng kamay. That is a bida'a. Even na kapag ang imam nagdudua, huwag kayong magtatas ng kamay. Hindi yan tinatagubilin ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. At walang kasaysayan na ang mga sahaba kapag nagdudua ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa kutba, yung alba, finish na yung kutba, magdudua, di ba? Hindi nagtataas ng kamay yan. Even na sahaba, wala kang makikitang nakataas ng kamay kapag nagdudua. Meron tayo, may nakikitang Jumaa, nakaganyan siya sa nakababa, nakataas ng kamay. Hindi yan ginagawa ng mga sahaba. So, mayroong dalawang klase ang pagdudua ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na kung saan nagtataas siya ng kamay. May mga duang hindi siya nagtataas ng kamay, may mga dua na nagtataas siya ng kamay. So kapag ang dua hindi siya nagtatas ng kamay, hindi tayo dapat nagtatas ng kamay. At kapag siya nagdudua na nagtatas ng kamay, yes, maaari natin gawin na magtaas ng kamay dahil may proof tayo. At ang pagdudua, hindi ganyan. Ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, kapag siya nagdua, titingin siya sa taas. Titignan niya ang alas mantala doon sa taas at itataas niya ang dalawang palad na magkasama nakarap sa kanya. Parang nakaganyan siya. Yan ang forma ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganyan ang dua. Hindi yung dua nakaganyan, hindi. Ganyan magdua ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Humihingi siya. Nakatanghela siya at nakataas yung kamay niya para bang nagmamakaawa talaga ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandaan ninyo, kapag nagduwa ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na itinaas niya ang kamay niya, ang paghinging ito ay masinsinan kaysa doon sa hindi nakataas ang kanyang kamay. Kaya kung masinsinan ang hinihingi natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at gustong-gusto nating mangyari, yes, ito ay sunnah na itaas natin ang ating kamay. But kailangan may pattern mula sa pagduwa ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapag hindi niya ginagawa magtaas ng kamay, never niyong gagawin na magtaas ng kamay. Kapag ginagawa niya magtaas ng kamay, yes, maaari natin itong gawin. So sabi nila, ang duwang ito kapag na-champion mo in the beginning of the kutba, magduwa ka, sabi niya, sa loob mo. Eh, alas mantala, kapag nahuli mo ang oras na ito, hindi tatanggian ng alas mantala ang iyong dua. Okay? Ang sabi naman ng mga iba, after asar. At ang sabi ng iba, bago lumubog ang araw. So meaning in this situation, walang katiyakan kung ano talaga ang tamang oras. So sabi ng mga scholar, I advise you na gawin nyo na lamang. Pagpasok ng Jumaa, either na Fajar, ay magsikpapin nyo ng magdua kay alas mantala hanggang bulumubog ang araw. Mahirap yon, pero talagang kailangan gawin kung gusto nyo mahuli yung oras na yon na hindi tatanggi alas mantala kapag nauri nyo ang tamang oras na yaan. Okay? Ibibigay yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Also, sa Jumaa prayer, ang lahat ng kasalanan natin ay pinatatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagawa sa loob ng nakaraang Friday at ang Friday na ito hanggat iniiwasan nyo ang malaking kasalanan. Akala kasi ng iba kapag sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang lahat ng inyong kasalanan within 2 years, 1 year, like for example, Ramadan, patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng inyong kasalanan. Okay? Example also, Friday to Friday, patatawarin nila sa mantala ang inyong lahat ng kasalanan. Ang alam nila, mapapatawad lahat ng kasalanan. No, may kondisyon. Kailangan wala kayong major sin. Hanggat iniiwasan nyo ang major sin, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, patatawarin nila sa mantala ang maliit. Ngunit, kung hindi nyo iiwasan ang major sin, hindi patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala even na ang inyong minor sin. Ang tinutukoy kasi dito na patatawarin ang inyong kasalanan Friday to Friday, Ramadan to Ramadan, yung maliit lang, hindi malaki. Sapagkat napapatawad ang malaki by making taubatan na suha, matapat na tauba. Hindi pinatatawad to ng fasting, ng sala. Hindi pinatatawad yan ng Subhanahu wa Ta'ala ang malaking kasalanan, kundi yung sinseridad na tauba.
Kaya ang tinutukoy na patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanan nyo Friday to Friday, Ramadan to Ramadan, yung maliit na yon. Maliit lang. Kaya sabi niya, hanggat iniiwasan nyong malaking kasalanan, patatawarin niya ang Friday to Friday, Ramadan to Ramadan, na inyong nagawang kasalanan. This is the hadith from Bukhari. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, la tagsilu rajulun yawmal jumaah wa yatahharu bima istata'a min tuhri wa yaddahbi wa yaddahabi aw yaddahibu min duhnihi aw yamassu. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, aw yamassu min tibi baitihi thumma yaruhu ilal masjidi wala yafarriku baita it's 9 thumma yusallima kutiba lahu thumma yunsitu lil iman idza tukallima illa ghufira lahu mil jumaati ilal jumaati lukra malam yaghsha al kabair. Ito malam yaghsha al kabair. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang tao na Muslim to na naggusol sa araw ng Biyernes. Ha? Okay, araw ng Biyernes, gamit anumang magagamit bilang pagpapadalisay na tubig at pagkatapos siya ay naglagay ng konting langis o pabango mula sa kanyang tahanan pagkatapos pumunta ang masjid. Hindi humiwalay sa pagitan ng dalawang tao pagkatapos ay nagsala, meeting-greeting sa masjid. Nakasulat o inutos sa kanya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago kayo mupo, greeting. Okay? This greeting, remember, this is a... Sabi ng iba, this is obligatory. Sabi ng iba, this is sunatul mu'akkada. Meaning kapag hindi ka nag-greet ng masjid, you are a sinner. Except kung nag-umpisa ng obligatory prayer. Kapag hindi ka nag-greet ng masjid, you are a sinner. Sabi nila, because greeting tayo tul masjid is obligatory. At yan ay alam natin na kahit kapag umupo ka at nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, patatayuin ka niya, even Jumaa prayer. In Jumaa prayer, nakukutba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, umupo ang isang sahabat, sabi niya, nag-greet ka na ba? Hindi. Gawa kang tayo ng raka para tayo tul masjid. This is a obligatory anila except kung nagsisimula na ang fard sala. Kung hindi, kailangan magtayatul masjid ang isang Muslim. Ang sino mang hindi magtayatul masjid, he is a sinner. Kung pumunta ka masjid para magsala, pagpasok mo, mupo ka, gumawa ka lang ng kasalanan sa pagpunta ng masjid agad-agad, sabi nila, na kailangan mong hihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ang kondisyon, naggusul ka, nagpabango ka, punta ka masjid, meaning kasama ka namang kapatid, maggagawa ka ng tayatul masjid, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos nakinig kang mabuti sa khutbah, hindi ka natutulog, nakinig sa khutbah ng imam, okay, maliban na ang lahat ng kanyang kasalanan noong Friday to Friday ay patatawarin. Walang Muslim na hindi naggusol na hindi patatawarin ang kanyang kasalanan Friday to Friday, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, and then sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hanggat hindi ka nakagawa ng isang malaking kasalanan. That is the condition. Kailangan mapatawad ang lahat ng maliit hanggat hindi ka gumagawa ng malaking kasalanan. Malam yagsyal kabaira, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, ang gawin natin para mapatawad ng Friday to Friday before we go to the masjid, make sincerity tawbah. Magtawbah tayo doon, ya Allah, ano man pong nagawa kong malaking kasalanan, kayo nakakalam, nakatago man, nakalingid, maliit man, malaki, ya Allah, ikaw nakakalam nito. Inihingi ko ang iyong pagpapatawad sa aking nagawang kasalanan at walang nagpapatawad ng kasalanan maliban sa iyo. Kapag pinatawad ka sa mantala, wala ka ng major sin, then yung mga minor sin na yan, susunod nang mawawala yan, magiging malinis ka na. Allahu Akbar. Okay, kaya sa Quran, sabi ng mantala, in tajatanibu kabaira matunhauna anhu nukafir anhu sayiatihi. So sabi ng mga scholar, kung inyong iiwasan daw ang malaking kasalanan, ipagpapatawad ang maliit, yung tinutukoy dito, in tajatanibu kabaira, kung iiwasan nyo kabaira, malaking kasalanan, nukafir anhu sayiatihi, ipagpapatawad namin yung yung maliit na kasalanan. So sabi nila, kung iiwasan yung malaki, kung hindi nyo iiwasan, pati maliit, hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why the condition, para mapatawad ang maliit na kasalanan, either wudu, di ba? Either fasting, either walking, kailangan wala kang major sin. Ang kondisyon kasi para mapatawad dito, kahit magwudu ka lang, matatanggal ang maliliit na kasalanan kung hindi ka gumagawa ng malaking kasalanan. But the question is, imposible namang hindi tayo gumawa ng malaking kasalanan. So, ang the answer lang dito, simple, magtawba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa malalaking kasalanan, then ang mga maliliit na yan, by way of wudu, by way of walking, by way of sala, fasting, tanggal lahat ang maliliit na kasalanan. Sa ganito ang isang Muslim, malinis siya in Jumaa prayer to Jumaa prayer, wala siyang malaki,
wala siyang maliit na kasalanan. Kung mamatay siya, alhamdulillah, wala siyang mala siyang bakas kasalanan, malaki man o maliit sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, meron pa tayong last dito na kung saan isa pang malaking gantimpala ito na kailangan nating sabihin siguro ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung kanina, Bukhari yun ha, yung kaninang hadith natin, authentic yung hadith na yun, okay? And also, this hadith, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, man igtasala yawmal jumu'a, guslal jama'ati, tumaraha fi sa'atil ula, paka'annama, ito, paka'annama karraba, para ka nag-alay, ha? Pakarraba badanna, badanatan. Wa man raha fi sa'ati thaniya, faka'annama karraba bakaratan. Wa man raha fi sa'ati thaliya, faka'annama karraba kabshan akrana, akrana, kabshan akrana. Wa man raha fi sa'ati rabi'ata, faka'annama karraba dajajatan. Wa man raha fi sa'ati sa'ati kamisati, faka'annama karraba baidatan. Fa'ida karajal imama hadaratil malaikatu yastami'una dikra. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dito, ang sino mang magsagawa ng gusul tulad ng gusul ng junub, ito sinasabi ko kanina, except lang yung paghugas. Pero pwede nyo rin hugasan kahit hindi kayo nagjunub, ang private parts nyo. Okay? At lumisan patungo sa masjid at nauna siyang dumating sa masjid para siyang nag-alay kay Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kamelyo. Ito ngayon ay medyo nakakalimutan na nating Muslim to, no? Kaya sabi kanina, after Fajr, pupunta ng masjid yan eh. Anong habol nila? The first row. The second, yung pag-aalay ng kamelyo. Can you imagine? Magkano ang kamelyo kung bibilin mo ito, kung iaalay mo para kalismantal? Dito hindi ka mabibili. Unahan mo lang ang pagpunta sa masjid para ka na nang nag-alay ng isang kamelyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun at manong reward mo, ha? Mayroon ka na agad na ganun kalaking reward. Kaya imagine, nag-alay ka ng kamelyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala, una ka lang sa masjid. Yun ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ang sino mang dumating pagkatapos niya, para siyang nag-alay ng baka. Ang mabakal to, ha? Pagkatapos ng sino mang pangatlong dumating, para siyang nag-alay ng tupa. Ang pang-apat, chicken. Ang pang-lima, ay itlog. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, palit na palit. Panghuli ng panghuli, palit na palit ang reward. Hanggat ang imam ay lumabas upang magsagawa ng kutba at ang mga anghel ay makikinig sa kanyang remembrance or kanyang kutba na imam na ito. May tatalaan nila yan, kinukutba ng imam. Kaya ingat tayo kapag nagkukutba, mayroon tayong malaika na nakikinig, ang tatala sa atin, even na sila nakikinig, sabi ng iba, itinatala daw din dan. Pero sabi naman ng iba, hindi nakikinig lang daw dahil mayroon na tayong tagapagtala ng mga ating sinasabi, ang mga angel natin. Okay? So, gayunpaman, Allah knows best. But ingat tayo. Okay? Alhamdulillah. So also the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Idza dakala ahadukum yawmal jumu'ah wal imamu yaktubu, okay, falyarka rakataini wal yatajawwas fihima." Ang sino man pumasok sa Friday Jumu'ah prayer, ang imam ay nagkukutba o nagse-sermon, magsagawa kayo ng dalawang raka at bago kayo maupo at gawin niyo maiksi ang inyong mga sala o raka. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "This is a obligatory," sabi nila, kahit nagkukutba ang imam, kailangan mong magsagawa ng dalawang raka. Ibe ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magkukutba siya, lumupo yung sasaba, sabi niya, "Oy, gumawa ka na ba ng interrupt? Okay to eh. Gumawa ka na ba ng dalawang raka?" Sabi ko, "Mas hindi, Rasulullah. Tumayo ka at gawin mo dalawang raka." Then he continued the kutba. So meaning, sabi nila, hindi lang muakkada ang title masjid, this is say obligatory. Whoever not perform the title masjid without a valid reason, meaning di pa nag-obligato, hindi pa nagsasala, walang fard, you are a sinner. Narinig mo ang adan, hindi ka pumapasok, hindi mo tinatayatul mag-greet ng masjid, wala kang ginagawa sa labas, narinig mo ang adan, ayaw mo pumasok, ayaw mo mag-greet ng masjid, you are a sinner. Kailangan pag narinig mo ang adan, pumasok ka, mag-greet ka ng tayatul masjid. So that's why tayatul masjid anila ay obligatory. But the other they said, this is a sunnatul muakkada. Almost iwanan mo ang isang obligadong gawain ng mga iba. Pero sabi nila, ay nagkakasala ka kapag hindi mo ginagawa ang tayatul masjid. Okay? So this is our topic for today, tatlong hadith, at nagbigay tayo ng konting karagdagan bilang benepisyo kung ano meron kapakinabangan pag tayo ay nagjujuma'a prayer. Alhamdulillah, at anong minsan may pagbabawal, nagbigay tayo ng mga iilan, ito'y nawing-gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapakipakinabang sa atin. So inshallah, ipagpapatuloy natin to sa susunod ang pagbibigay ng hadith patungkol sa mga gusul. Inshallah, wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.